Hello Taurus, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Una mensahe ni Taurus ay, if in doubt, ask for inspiration from above. Ayan, kung nagdududa kayo sa gagawin ninyo, nagdududa kayo sa desisyon na naiisip ninyo, you know, don't hesitate to ask for inspiration from above. Don't hesitate to ask for guidance sa Panginoon, Taurus. Okay? So what else? We have, remember, your angels are always there to guide you. Ayan. So, kaya wag kayong mawala ng pag-asa kahit anumang klaseng sitwasyon ang meron kayo, no? Even in the darkest circumstances, no? Lagi at laging merong solution dyan. Meron at meron laging way out dyan. Kaya, wag kayong matakot na harapin ang problema or yung mga sitwasyon ninyo sa buhay, no? At huwag kayong panghinaan ng loob, no? Alalahanin ninyo na God is always there para suportahan ka. Your angels are always there to guide you, no? Laging ang spirit team natin is laging full force, no? Sa pagtulong sa atin, minsan kailangan lang din natin na magdasal tayo. Kailangan natin na mag-connect with them, ask for help, ask for their guidance, no? So what else for Taurus? Compromise, maaring papasok sa isang compromise ang iba sa inyo dito, Taurus, maaring in order na para mag-meet kayo halfway, no? Kung sino man ang kausap ninyo dito, maaring kailangan ninyo dito na mag-compromise, makipag-compromise para nang ganun, masolusyonan ng problema or magkaroon ng katapusan na kung ano man ang hindi pagkakaintindihan, maaring ganun. So what else? We have remain positive. Ayan, huwag kayong mawala ng pag-asa, no? Okay, mawala ng pag-asa. Remain positive dahil kung ano man ang minimithin ninyo sa buhay ay makakamit nyo din yan. Kung ano man yung goal ninyo, ma-accomplish din ninyo yan, no? Sometimes lang talaga kailangan nating mag-surrender, no? Sa divine universe, surrender to the natural ebb and flow of life dahil may mga bagay talaga, diba, na beyond our control, no? It's beyond our control. Kaya minsan, siguro, ang iba sa atin, nawawala na ng pag-asa, na, alam mo yun, siguro, naiisip ninyo na ginawa na ninyo ang lahat, na-exhaust nyo na ang lahat, ideas ninyo, resources ninyo, oras, pagod ninyo, nandyan at lahat, pero wala pa rin nangyayari, no? It's because, Taurus, we should always remember that everything happens in divine order and timing, diba? If it's not meant to happen yet, eh, hindi pa talaga yun mangyayari kahit anong pilit natin, di ba? Kaya, maaring may ganong sitwasyon ang iba sa inyo ngayon, kaya ini-encourage kayo ng spirit dito to just remain positive, huwag kayong mawala ng pag-asa. Don't despair, dahil kung ano ang para sa'yo will be delivered to you. What is owed to you will be given to you, Taurus, no? So, ano lang, keep your positive mindset lang dito and always hope for what is the best, no, outcome sa inyong sitwasyon. Okay? Para nang sa gayon, yun talaga ang mangyari. So, what else? Romance. Ayan, romance is in the air. Maaaring ang iba sa inyo dito is entering a new love and romantic relationship if you are single. There is union dito na nakikita ako. So, most likely, talaga, meron ditong pag-aasawa din. Maaaring meron ditong magpapakasal na. Maaaring ganun. Maari din na celebration of love ito, Taurus, no? Maari din na may mga magsiselebrate dito ng inyong anniversary, mansary, maaring ganon. Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. Ayan, Freya. Maaring meron ditong tatapusin ng iba sa inyo, Taurus. May mga ibang chapter kayo sa buhay ninyo that is coming to an end because you are ready to welcome newness. You are ready to embrace new situation, no? So this is really beautiful. Kasi ganun talaga, pag may ending, may magsisimula. Pag may magsasara, may magbubukas, diba? So maaring ganun ang ganap dito for you. Odin, psychic insight, the third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. Ayan, Taurus. Sa kung ano man ang gagawin ninyo ngayon, lalo-lalo na dito sa decision-making siguro na gagawin ninyo, you know? Divinely guided kayo.
divinely guided kayo. At yung psychic abilities ninyo are on point sa ngayon. Kaya take advantage of that, no? Opportunity na talagang marinig ninyo ang gabay sa inyo ng divine universe. Ma-access ninyo dito ang mga intuitive messages na pinapadala sa inyo, Taurus, because you know, mahalaga 'yon na malaman ninyo dahil makakatulong 'yon na malaki sa inyong sitwasyon, sa inyong pagdedesisyon, sa inyong mga gagawin dito, no, sa pagtahak ninyo ng new beginning sa buhay ninyo, you know. So what else? We have El Moria Awakening Presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. Ayan. So napakaganda nito, Taurus. Talagang ito, yung angels are always there to guide you. And not only the angels are with you, but God is with you all the time, Taurus, no? Yun ang sinasabi dito ni El Moria, no? The universe is with you. You are always in sync, no? Around this time, Taurus, in sync kayo sa Panginoon, in sync kayo sa divine universe. Kaya parang ang yung veil between you and God dito and the spirit realm is very thin, no? Parang ramdam na ramdam ninyo dito ngayon ang suporta, ang presence ng Panginoon at ng iyong mga angels sa buhay ninyo, no? So siguro mararamdaman din ninyo 'yan, no? Kaya huwag kayong mag-alala, wala kayong dapat na ipag-alala sa inyong mga sitwasyon, wala kayong dapat na ikatakot sa inyong mga sitwasyon, no? Magtiwala lang kayo. Keep your hope and faith alive sa puso ninyo at mag-trust kayo sa divine plan, no? Lagi kayong magdadasal, no? Kasi parang ang lapit-lapit ninyo ngayon sa Panginoon. So this is your opportunity na talaga makipag-usap kayo, have a conversation with God and with your angels, Taurus. So what else? We have the Tower energy. Ayan, there is enlightenment dito, no? There is enlightenment, there is clarity na parating sa inyo dito. There is also a sudden change na maring mangyari sa buhay ninyo, Taurus. There is something dito na mangyayari na hindi ninyo ito mapaghahandaan, hindi ninyo ito ma-anticipate because this is the universe intervening in your circumstances sa ngayon, Taurus, no? This is the destiny at play ngayon. Kung ano man ang sitwasyon na to, kung ano man ang mga pagbabagong ito, we never know kung anong area ng buhay ninyo to. Makikita nyo na lang yan if this message resonates with you. Makikita nyo na lang yan na magbabago na ang ibang parte ng buhay ninyo. Bigla-biglang mangyayari na lang ang mga dapat mangyari, no? At kung saan kayo dadalhin ng event na to, that is going to be in alignment with your destiny. Kaya at the end of the day, kahit sa simula may discomfort, kahit sa simula merong, alam mo yun, yung hindi kayo ready for this, no? Maring ganon. Pero at the end of the day, ipagpapasalamat ninyo na kung ano man ang mangyayaring ito ay ipagpapasalamat ninyo na nangyari. Dahil maari din na iisipin ninyo or sasabihin ninyo dito na sana pala noon pa ginawa nyo na to. Kasi this will be in alignment with your purpose, this will be in alignment with your destiny, kaya magiging masaya kayo, no? At the end of the day, you will be happy, no? Sa kung saan kayo dadalhin ng event na ito, Taurus. Because that is where you need to be at this time. Five of Pentacles, ayan. So, ang iba sa inyo dito, maaring may problema sa pera, no? Maaring may problema sa trabaho, career, mga ganon, or yung source of income ninyo. Maari din naman na hindi, no, Taurus? Maari din naman na hindi naman talaga kayo nagkakaproblema sa pera, hindi naman talaga kayo nagkukulan sa pera, maaari lang din na ano lang ito, fear surrounding your money matters. Maaring takot lang ito. Maaring nag-overthink lang kayo, nag-overanalyze kayo sa inyong sitwasyon pang kaperahan. Maaring ganun lang din ang ganap, no? Maaring marami naman kayong pera, may savings naman kayo, may establish naman kayo na trabaho, pero siguro nag-anticipate kayo ng mga bagay na maaring mangyari. What if? Diba? Anong mangyayari kapag wala na akong pera? Anong mangyayari kapag nabawasan ang pera ko, no? So mga along those lines ang pinoproblema ng iba sa inyo dito, Taurus. But it doesn't necessarily mean na mayroon talaga kayong scarcity pagdating sa pera dito, no? So yun lang din ang akin na pipick up dyan. So what else? We have Nine of Cups. Blessings are coming in. Beautiful, beautiful. Taurus,
Nine of Cups is a wish fulfillment energy. Kaya most likely meron kayong wish dito that is coming to fruition, no? Meron kayong wish dito na magmamanifest sa buhay ninyo. At yun talaga, magiging masayang-masaya kayo dyan. Dahil makukuha nyo, di ba? Kung ano yung gusto ninyo, kung anong minimithi ninyo, it's coming towards you na, no? It's on its way. Blessings are pouring through you dito around this time, Taurus. Magiging masayang-masaya kayo dito. So, good luck and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.